paano mo sila masisave kung iko-condemn mo sila? Paano mo sila mahihikayat sa Lord, kay Lord Jesus Christ, kung iko-condemn mo sila, kung i-reject mo sila, kung i-discriminate mo sila? Diba? Sabi nga ng Lord, love one another. Kaya love ko sila. Kasi doon lang makikita na tayo ay disipulo at anak ng Diyos. Yan, good morning. Good morning mga ka-dreamers. So for today's video, we're just going to talk about life and after of a LGBTQ. Okay, or how is the life of LGBTQ before and after being a Christian? Yan. So, bago tayo mag-start, so don't forget to share, to subscribe, and to like my channel. Okay? And hit yun na rin ang ating notification bell para ma-update tayo sa ating mga bagong videos. Yan. So, let's get started. So, may nabasa kasi ako guys tungkol sa nakalagay dito na picture na post siya sa Facebook, na share siya. Sabi dito, born this way, sa taas. Yan. Born this way, tapos sa baba, you must be born again. John 3:3. Okay, that is our Sunday verse for today. What does John chapter 3 verse 3 says? Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ito ata yung verse na kausap niya si Nicodemus. Nicodemus, one of a Pharisees in Judea or Israel that time, asking how can he enter the kingdom of God. So yun yung sagot niya. Meron din yan sa Matthew, Mark, and Luke, saka sa John, kasi for those four gospels of the Bible has this same content. Ang naiiba lang talaga si John. Iba-iba sila ng writings. Iba-iba sila ng pagkaka-explain. Iba-iba sila ng pagkaka sulat. Writings. Okay. But si John talaga, iba yung mga sinusulat niya. Okay. So, bakit ko ba ito i-content? Okay? So, hindi naman ako member ng LGBTQ, but I support them. Actually, nanonood ako ng mga YouTube nila. Yan. Katulad ng Bex Battalion, Bex Friends, kasi they really funny. You know, ang gagaling nila magpatawa. Okay, shout out sa Bex Battalion, sa Bex Friends. Baka naman. Okay? Baka naman pwede tayo mag-collab. Anyways. Yan. So, what is my reaction to this post? Born this way, sa baba, you must be born again. Okay. Mag-start ako sa buhay ni Adam. Okay. When Adam has not yet been sinned. Okay, tama ba English ko, guys? When Adam hindi pa siya nagkakasala, Tinagalog. Hindi pa siya nagkakasala, hindi pa niya kinakain yung fruit of the good and evil. Okay. His carnal flesh is not yet carnal. Okay? Hindi pa siya carnal nun. Yung physical flesh niya from the dust,
yung physical flesh niya from the earth, hindi pa siya carnal, hindi pa siya carnal, hindi pa siya nagkakasala. Even though sa Catholic teachings, ganyan din na lahat ng tao makasalanan dahil kay Eva at Adan. Okay? So, that's it. So, yung hindi pa siya nagkakasala, wala pa siyang alam, wala pa yung bahid ng kasalanan sa katawan niya. Okay? Yan. Even Adam and Eve, their soul is purely and holy, purely and holy, holy. Okay? Just like the purity and holiness of God. Halos pareho sila. Okay? Kasi nga, God created man as in His own image. So, yun. So, kaso, nung kinagat ni Adan at Eva, pumaan sila ng fruit of the good and knowledge of good and evil. Yung katawan nilang pareho, okay? Yung katawan nilang pareho, nabahiran ng kasalanan. Okay? Number one yon, nabahiran ng kasalanan. Pangalawa, una, nabahiran ng kasalanan. Pangalawa, nabahiran ng kadumihan. Okay? Ng karnalidad. When you say karnalidad, yan, pwede maging bakla, pwede maging tomboy, pero hindi pwede maging butiki, hindi pwede maging baboy, o ang corny mo na, na. Yan. So, yun yun. Okay? So, from the time na nagkaroon si Adan at Eva ng anak, Cain at Abel, the first two twins, I guess, Cain at Abel, doon nag-start yung generations of curses. Generational curses and generational carnality. Okay? Yan. So ngayon, kaya merong LGBTQ dahil doon. I believe even the days of Adam and Eve hanggang sa New Testament era, may mga homosexuals doon. May mga LGBTQ doon. Okay? What is the best example of LGBTQ during those days? Yung panahon ni Lot. Bago sisiraan yung Sodom and Gomorrah, one of the sins committed by Sodom and Gomorrah is sodomy. Yan. When you said sodomy, ito na yung sobra na yung exceed na yung pagiging makasalanan ng tao in terms of their sexuality. Mataas na yung level ng lust. Kasi sabi ng Lord, umabot na sa kanya. Okay? Yung extent. Okay? Yung extent. Eh, yung panahon na yun. Panahon nun, wala pa si Jesus. So, kailangan ng priest to sacrifice a lamb. To sacrifice an animal for everybody to be washed in their sins. So, yun nga. So, nagpadala si Lord ng angel. Okay? Basahin nyo na lang. Yan. Tapos napadala si Lord ng angel sa Lot. Eh ang mga angel kapag nagpapakita yan, either normal na tao or talagang angelic face, guwapo at magaganda. So yung nakita siya ng mga tao dun sa lugar ng Sodom and Gomorrah, yung mga baklat tomboy doon, gusto makipagtalik doon sa angel. Kaya kinakatok nila si Lot na ilabas mo yung bisita mo.
gusto namin makipagtalik sa kanila. Okay? So that's it na that is the evidence na merong LGBTQ sa New and Old Testament. Okay? Yan. Di naman ako Bible expert, di naman ako Bible di naman ako pastor, di naman ako theologian. Pero I believe na behind the scenes, merong LGBTQ community sa New Testament. Okay? Yan. So, if for sure, kahit i-google nyo yan, meron. Diba? Kahit i-google nyo yan, meron. Now, but pupunta ngayon tayo sa you must be born again. Now, there, God given us a escape route. When you said escape route, escape strategy. And then that is the John 3:3. Okay? That is the John 3:3 na kasi ano yun eh, thorn in the flesh. Okay? Thorn in the flesh. When you said thorn in the flesh, yung spirit and soul mo, okay, we have body, soul and spirit, yung soul and spirit mo nakikipaglaban doon sa flesh. And yung thorn in the flesh, yung thorn doon, yun yung nagpapakarnal at yun yung nagpapadumi at yun yung characteristic behavior na nilalabanan ng kaluluwa mo. And one of the best example of this is the sexuality. Okay? Ang thorn doon yung pagiging tomboy or pagiging bakla. Now, enable for you to escape, okay, to help you out to escape, you must be born again. And even the LGBTQ community, Jesus loves them. Okay? And Jesus wants to save them. Jesus wants to save them. Jesus wants to restore their lives. To be born again. At para malabanan yung carnality. Hindi agad-agad yun. It is a purification process. It is a sanctification process. It is a, what you call this one? It is a pruning process for that carnality, for that thorn in the flesh to be removed. Part ng pruning yung tatanggalin yung thorns mo. And one of those is from being a gay, unti-unti ka rin nagiging lalaki. Kapag tomboy, unti-unti ka rin nagiging babae. Kasi natututunan yan. Kasi thorn in the flesh na. So yun nga lang, dahil kapag as a branch ka na, masakit yon. Kapag pinuputulan ka, masakit. Merong pain, may struggle. Okay? So, bakit ko sinabi na Jesus loves them also? Kasi John 3:16, for God so loved the world. Diba? World. Kapag sinabi mong world, kasama platong boy, butiki, babo, LGBTQ, crayons. Yan. Kasama dun. Okay? So, lahat yan, from A to Z na member ng LGBTQ, kasama yan dun sa world. Okay? Whatsoever religion they have, belief they have, faith they have, okay, God loves them. And if you are listening, okay, meron kang escape route, accept Jesus as your Lord and Savior and He will help you. She is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father in heaven except through Jesus Christ. Okay? So, ayan. So,
yun yun. Bakit ko sinabi na before a member of LGBTQ community become a Christian, tanggap na tanggap ngayon. Okay? Niyakap niya yung identity na yun, yung thorn na yun, niyakap niya. Gandang-ganda siya dun sa thorn. Ngayon, syempre, as a human, masasaktan ka kasi thorn yun eh. May mga experience na pwede nilang ma-encounter dahil dun sa thorn. Even if you are watching the news, maraming inaalipostang member ng LGBTQ. Diba dati sa thorn? Masasaktan na masasaktan sila. Okay? Yan, that is the life before. Okay? Nagko-cross-dress. Kapag mayaman-yaman. Nagpapa-trans, diba? Nagpapa-transgender. Okay? Choice nila yon. And I respect that, guys. I respect that. Okay? Just like what I have said, I'm one of the supporters. I'm one of the supporters of LGBTQ. But I encourage you guys who are member of the LGBTQ, and even my friends are LGBTQ. Some of my friends are members. Okay? Kasi, paano mo sila masisave kung iko-condemn mo sila? Paano mo sila mahihikayat sa Lord, kay Lord Jesus Christ, kung iko-condemn mo sila, kung i-reject mo sila, kung i-discriminate mo sila? Diba? Sabi nga ng Lord, love one another. Kaya love ko sila. Kasi doon lang makikita na tayo ay disipulo at anak ng Diyos. Ramdam kong presence nyo. I'm having goosebumps. Diba? Now, what happened if a member of LGBTQ received the Lord Jesus Christ? Siyempre, kailangan umatin ng church. Okay? So, the pruning process is painful. Okay? And you have to accept the pain. Pagpasok mo sa church, okay, paprangkahin ko na kayo, merong ilan dyan, iko-condemn ka. May ilan dyan, hindi ka matatanggap. That is one of the painful. But Jesus accepts you and receives you and embraces your identity fully. And He is 100% willing to prune your thorns. Okay? Now, yung mga matured leaders ng small group, matutulungan ka nun, maa-accept ka nila, okay, a-accept ka nila, they will receive you, they will help you to adapt to, what you call this one, na tawag dito, yung mapaglabanan mo yung pain, okay, that you can tolerate the pain, okay, and then gradual yon, ha, gradual, okay. Meron akong, for sure kilala niyo to, hindi ko siya kilala by name, but kilala ko yung life niya. Dati siyang gay, tapos nagpa-trans siya, mukha talaga siyang babae. Tapos yung nakilala niya si Lord, hindi na niya mabalik yung pagiging lalaki niya. So, dati long hair siya, yung nagpa-trans siya, long hair siya. Tapos, long hair, mukha siyang babae, boses babae, katawang babae, kasi nagpatanggal na siya ng reproductive systems for male, pinalitan ng female. Yan, lahat. Ngayon, yung nakilala niya si Lord,
doon yun na-realize na mali yung mga nagawa niya. So, nandun yung repentance. And that is very good. Ngayon, mukha na siyang tomboy. Nagpagupit siya ng buhok. Okay, binalik niya yung dating buhok niya. Ngayon, bumalik siya sa pagiging... Mukha na siyang tomboy. Okay? Kasi nga, from male, female, male. Pero yung spirit niya and soul, for sure, male yun. Okay? Masculine. Yan. So, and another thorn uli yun. Okay? Another thorn. The good thing, the good side of it, okay? The good side of it, tanggap siya, and take note ha, naging pastor siya ng church na yun. Nagkaroon siya ng sarili niyang church. Okay? Tumutulong din siya sa mga ano. Comment down below kung anong pangalan nung tinutukoy kong tao. Ha? Comment down below, guys. Help me to identify that person, that individual. Comment down below. Yun. Yun nga. So, I hope you have been blessed. Okay? So, I invite you, my friends, and those who are listening to this that are member of LGBTQ, it is not too late. It is not too late to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Tanggap na tanggap ka ni Lord. He is willing to cleanse you from all of your sins, from all of your wickedness. He is very much willing to help you out. And even me, I will help you out. Okay? Yan. I will help you out to conquer those thorns. Okay? So, yan. So, dun tayo mag-end. Yan. So, I hope naiintindihan nyo itong vlog na to. So, yan. So, that's for all today. And, bago tayo mag-outro. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And hit na rin ang notification bell, guys, para ma-update kayo sa ating mga bagong videos. Thanks for watching. Bye, guys.